Mega Shabu Laboratory na kayang gumawa ng hanggang 500 kilo ng shabu. Sige, my God, I hate drugs. Nobyembre 2016, isang Mega Shabu Laboratory sa Barangay Paltas Mall, Virac, Catanduanes, ang ni-raid ng Philippine National Police. Isa ito sa pinakamalaking laboratorio na natagpuan sa bansa. Meron itong 6 na hydrogenators, 329 kilos ng ephedrine hydrochloride, at iba pang sangkap sa paggawa ng shabu. Makakagawa dito ng hanggang sa 300 na kilo ng shabu bawat araw o katumbas ng halagang 1.5 billion pesos sa bentahan. Ayon sa report ng PNP, isa sa mga bigating negosyante ng Virac ang nag-supply ng materyales at trucking services upang maipatayo ang naturang Mega Shabu Lab. Si Alex Ang Hung, na isa rin sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Governor Joseph Kua. Isang buwan matapos ang raid, pinaslang ang local na publisher at journalistang si Larry K. ang nagbunyag sa di umano'y illegal na drug trade business ng gobernador. Base sa impormasyong nakuha ng pinaslang na mamamahayag, sinimulan ni Kua ang drug trade sa Catanduanes noong 1990s at para pagtakpan ng nasabing illegal na negosyo, itinayo ng governor ang iba't ibang negosyo na di umano'y ginagamit para maisagawa ang transportation at sistema ng distribution ng illegal na droga sa loob at labas ng Catanduanes. Noong Nobyembre rin taong 2016, naglabas ng pahayag ang gobernador at marihing itinanggi na sa kanya ang ni-raid na Mega Shabu Lab. Pinabulaanan niya rin ang anumang pagkakasangkot dito. Maraming itinanggi ni Kua ang paratang na sangkot siya sa droga. Malinis po ang aking konsyensya at apektuhan ng aking pamilya. Dahil po sa politika, pilit na idadawit ang aking pangalan. Ako po ay bukas sa lahat ng uri ng investigasyon at magkikipagtulungan. Isang press statement ang inilabas ni Edraline Pangilinan, partner ng Yumaong si Larry K., na nagsasabing dahil sa matinding kapabayaan ng opisina ng gobernador, mayor at iba pang opisyales ng Catanduanes, kaya naipatayo at lumago ang nasabing laboratorio. Sinasabing ang droga ay sinusupply kay Governor Kua ng sikat na drug lord sa Bilibid na si Peter Ko sa pamamagitan ng middleman na si Joker Kua, pinsan ng gobernador. Gamit ang RSL bus lines at ferry boats na pagmamayari ni Governor Kua, ibinabagsak at ibinebenta ang droga sa Albuera, Leyte sa pahintulot ni Mayor Espinosa, isa pang sikat na drug lord. Ang kita mula sa drug trade ay ibinabahagi sa iba't ibang negosyo, kamag-anak at mga makapangyarihang taong di umano'y protektor at kaalyansan ng gobernador, gaya na lamang ni Samuel Lines, mayor ng Virac, na di umano'y kasabwat rin ni Kua sa sinasabing mga ilegal na negosyo. Ayon sa Philippine National Police, pinakamalaking bilang ng mga sumuko sa Oplan Tokhang ay galing sa munisipyo ng Virac. Base sa datos, 525 dito ang drug users at 83 naman ang drug pushers. Naitala sa mga ito, 48 ang babae, 23 ang menor de edad, at 45 ang empleyado at opisyal ng gobyerno. Ito ang numero ng biktima ng ilegal na gawain ni Governor Kua sa kanyang sariling probinsya. Kaya naman nagbigay ng pahayag ang Pangulo nitong July 2017. Galit ako sa droga kasi nakita ko ang gaano ka dala ang bayan. Yung sa Catanduanes, sinisekreto lang ninyo, hindi nyo binabalita. Bilyon yon. Sinabi rin ng Pangulo na hindi siya titigil sa kanyang laban sa droga at susunod na niyang target ang mga sinasabing drug lords sa Catanduanes, kabilang na si Governor Kua.
Inakusahan ng mataas opisyal ng Dangerous Drug Board si Catanduanes Governor Joseph Cua na sangkot sa illegal na droga. Ang payag ay ginawa ni DDB Chairman Dionisio Santiago sa isinagawang forum sa Quezon City kahapon. Nakarating na po ba sa kalaman ni Pangulo Rodrigo Duterte kung gaano po palawak ang involvement po ni Governor Cua sa drugs? I think alam niya eh. Alam niya. Mention na niya noon sa kanya na binanggit niya specifically si Governor Cua. Kaya naman malakas ang loob kong bumanggit na nabanggit na rin ni Presidente yan. Dati na umanong talamak naman ang illegal na droga sa Catanduanes base sa pagdinig ng kamera kaugnay sa Mega Shabu Laboratory sa Verac na nadiskubre noong isang taon. Ilang kilalang personalidad sa lugar ang pinangalan ng nasa likod daw ng pag-ooperate nito. Narito ang mainit na balita. Ginisan ng ilang mambabatas ang PNP at ang saksing si Ernesto Tabor Jr. tungkol sa nadiskubring Mega Shabu Laboratory sa Verac, Catanduanes. Hindi kasi tugma sa affidavit sa pagdinig ang naging pahayag ni Tabor tungkol sa koneksyon niya kina Catanduanes Governor Joseph Cua at isang Prince Sugyon na ilan sa itinuturong sangkot sa Shabu Lab. Iginit kasi ni Tabor na hindi niya kilala ang dalawa. Tinanong ko rin to si Mr. Tabor kung sino ang gumawa. Parang ang ganda ng Tagalog eh. May dalawa daw na taga-NBI na hindi pumasok na nagtulong sa kanya para mag-gumawa ng statement. Ang laki nung diferensya nung affidavit na binigay mo sa NBI at saka yung pangalawa, di ba? Intindihan mo yun? Alam mo ba kung ano yung penalty o ano mangyayari sa'yo kapag ka, alam mo yun? Ngayon may pagkakataon ka, gusto mong baguhin yung kung paninindigan mo yung sinabi mo. Na-question din nila ang tila may kinikilingan daw na pag-iimbestiga ng pulisya. Anila, wala rin daw dapat sa kustudiya nila si Tabor dahil wala namang request na galing sa mismong saksi. Giit naman ng PNP, paninindigan nila ang kanilang naunang report at ipauubaya sa korte ang kaso. Sa kabilang banda, inamin ni dating Verac Mayor Florida na dati pang talamak ang ilegal na droga sa kanilang lugar. May ilang pangalan siyang itinurong sangkot sa Shabu Lab. Ilan pang politiko na sangkot umano ang pinangalanan sa pagdinig. Hindi siya personal of interest. Was the governor of Masmate. Governor of Masmate? Yes, Tony Ko. Then eventually somebody told me there is a bigger person. And they said it's Governor Cua. Ipapatawag sa susunod na pagdinig si dating Karamuan Camarines Sur Mayor Constantino Cordial na itinurong katransaksyon umano ni Tabor. Lumabas naman sa investigasyon na walang sapat na ebidensya laban sa pamilya Wong na unang pinagbintangan sa Shabu Lab. Paano mapagtatagumpayan ang laban kontra droga kung mga opisyal mismo ang sangkot sa ilegal na kalakalan nito? Nagbunyag ng katotohanan ukol sa ilegal na kalakalan ng droga. Tuluyan na nga bang pinatahimik?